Magandang hapon ho muli sa lahat at sa ating mga kapatiran na patuloy na naririyan, nanonood sa ating live streaming. At ngayon pong hapon ay ito ang ating afternoon service. At nagpapasalamat po tayong lahat sa mga nagbigay ng kanilang mga comments during the preaching time, during the service. At ang iba po ay nag-response galing pa sa ibang bansa, at yung iba ay nasa ibang siyudad, ibang lugar. At pagpalain ng Panginoon dahil sila po ay naaabot ng ating gawain dito sa International Baptist Church, Naga City. Okay, tayo po ay magsimula at awitin po natin ito sa English. Ang title nito ay Count Your Blessing. Kung bagyo sa buhay mo'y dumadalaw at ang pag-asa'y waring napapalaw, pagpapala ng Diyos ay nilalim mo, sisiglan muli ang iyong Espiritu. Pagpapala ay nilalim mo, pagpapala ang kaloob sa virus po ito, Panginoon, at tinadalaan ko po, Panginoon, ang oras
pong ito, Panginoon, na ikaw po ang manguna at ikaw po ang gumabay sa service pong ito, Panginoon, at ang iyong salita at ang iyong kapangyarihan ang maihayat, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, ang magsasalita sa unahan para palakasin at i-strengthen, Panginoon, ang iyong mga anak para sa mga darating pong araw, Panginoon. Maraming salamat sa iyong biyaya at sa iyong pagmamahal. Hindi po namin malalampasan ang lahat ng ito kung wala po kayo. All these things we pray in His name. Amen. Salamat po. At isa po pong awitin. At siguro kantahin natin itong God is too wise or leaning on the everlasting arms. Yan po ang dapat natin gawin. Sandalan po na rin ang ating Panginoon Diyos. Atin po siyang takbuhan, atin po siyang lapitan. At sa panahon na tayo po ay dumaraan sa krisis, ating Panginoon ay pinakamabisang nilalapitan at siya makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya magbibigay sa atin ng lahat ng tugon sa ating maraming mga katugunan. Leaning on the everlasting. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessed rest, what a peace of mind. The everlasting heart, leaning, safe and secure from all alarms, leaning on the everlasting arms. Papakinggan po natin ngayon ang mga magta-testimony. Pakinggan po natin ito pong dalawang magta-testimony. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Nathan, isa po sa mga young people ng ABC. At ngayon po nandito po kami sa Minalapa. Kasama ko po yung family ko. Pumunta po kami dito simula po na nag-lockdown po yung buong Luzon para po mas safe, mas malaya po sa population po ng Naga. Naging blessing po sa akin yung preaching, yung live, yung FB live po natin na service. Kasi po nung lumikas po kami dito, ang sa pagkakaalam ko po noon, ako lang po yung lalayo. Kaya ni parang malala, hindi ako makabunta sa April, buong April, buong May siguro, hindi ako makapag-church. Yun nga, nangyari po pala lahat po tayo hindi makapunta sa church. Kaya naging blessing po sa akin itong meron po tayong channel para makapag-worship po kahit po ganito po yung circumstance natin ngayon, circumstance sa buong mundo.
Yung ang naisip ko nga po dito, yung parang parang po, ginawa natin yung hindi natin kinasalayan, which is nga po yung life service, para hindi maputol yung dapat nating kasanayan. Yun yung pakikinig ng salita ng Diyos, and to worship Him every Sunday po. Kahit po ano pa yung kalagayan natin, kahit pa may virus pong umiikot sa atin, mundo na naging threat po sa atin, hindi pa rin po dapat maputol yung channel natin to worship God. Kasi isa po sa way of worshiping Him is to listen to His word. Sana po lahat po kayo safe. Okay lang din naman po kami dito sa Manalaba. Maraming salamat po kina Pastor Yat at sa inyo po dyan sa IBC. Maraming salamat po. Isang kapit po, Pastor Yat, Lisa, at sa mga church workers na nandiyan po sa loob ng bahay sa bahay. Magandang hapon po. Nais ko pong magpasalamat una sa Panginoon at sa inyo sa pagkakataong pinagkalog sa akin para makapagbigay ng konting patotoo sa pinagdaraanan po ng aming pamilya sa panahon ng crisis dahil sa COVID. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil merong ganitong pagkakataon na pinagdaraanan ng bawat isa, lalo na po ang pamilya. Dito ko po napapatunayan na ang Diyos ay mabuti at hindi nagkulang. Mabuti siya dahil maraming tao ngayon, napapansin ko, nagre-reklamo sa pagkain, pero ang biyaya ng Diyos sa amin ay sapat. At sa biyaya niya po ay kompleto ang aming kinahain 3 beses isang araw. Kaya hindi naman, nakikita ko sa panahon ito na siya yung Diyos na hindi nagkulang at nagpapabaya. Maayos po ang kalusugan ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, at ganyan din naman po ako. At ganyan din, ay pagpapasalamat ko ang panahon ito dahil meron po akong mas mahabang panahon na mag-aral ng kanyang salita at dumulog sa kanya sa panalangin at magpasalamat sa lahat ng nangyayari. Ganyan din, dito ko po napapatunayan na totoo ang Diyos sa kanyang pangako na kailanman hindi niya papabayaan ang kanyang anak. Na kita ko po kung paano niya ako pinagaling sa aking chicken pox at paano niya ako tinulungan makarecover. At salamat po sa Panginoon, ganyan din naman po sa inyong mga nanahin. Ito po ang aking pinaka natutunan sa panahon ito, na kaysa magtiwala sa kung ano ang bagay na nakikita, ano ang bagay na kaya, mas pagkatiwalaan na lang po ang Panginoon dahil we are out of control. At salamat po sa Panginoon dahil patuloy po siyang hindi nagpapabaya sa amin. At muli po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Magandang hapon po. Okay. Salamat po kay Brother Nathan na naroon, naka-quarantine, home quarantine sa Manalaba. At ang signal nila ay doon lang sa bundok. Kaya umakyat pa yon. Tapos si Brother Mark ay nandyan sa Kanaman at kahapon po ay nabigyan ako ng pagkakataon kasama ko si Brother Francis na madalaw siya. Maabutan natin ng ating relief at nakita ko po na meet ko ang kanyang mother. Salamat Brother Mark sa iyong patutuo. Nakarinig din ako ng manok, ano? Sana ay hindi sa'yo yung manok na yan, ha? Ano man ang kulay niyan, pula o asul, ay nag-testimony din yung manok. Mga recorded po yun. At sa mga susunod na ating mga gawain, ang ilan pang mga kapatiran ay magte-testimony, magre-record at ng kanilang video testimony. Kahit sa
Thursday prayer meeting, pakinggan natin ang kanilang mga patutuo. Ano? Kahit ilan sila, siguro dalawa o tatlo. At ganun din sa ating lingguhang pananambahan dito na mag-record din ng video testimony. At bago matapos itong quarantine period, lahat ng ating mga kapatiran ay nakaranas na mapanood sa telebisyon. At telebisyon ba yan? O mapanood sa media. Okay? At ngayon po ay ating pong ihanda ang ating mga puso at kaisipan. And get your Bible. Sana po ay nasa worship mode po kayo. Dahil gusto po nating lumakas ang ating pananampalataya. At alam natin na ang kalakasan ng pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng pangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Muli, tawagin natin si Pastor Alan Rodejo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kapatiran na nasa bahay. Salamat po at nakakatuwa na malaman na kayo ay nasa kanya-kanyang bahay. At diyan napapatunayan kung sino talaga ang sumasamba sa Diyos. Kasi usually, pumupunta sa church para makita ng pastor. Eh ito, hindi nakikita ng pastor. So kapag yung pamilya nandun sa harapan ng kanilang cellphone, sa katulong sila, nakikinig ng salita, ay sumaawit din. Alam na alam mo na talagang sila ay kayo ay sumasamba sa Diyos. So maraming pong salamat sa inyong lahat. At mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Gusto ko ma-encourage kayo ng salita ng Diyos ngayon. Manalangin muna po tayo. Panginoon, tulungan niyo po kami sa pag-aaral ng salita. Puspusin niyo po kami at ang mga nasa bahay ng mga kapatiran. Sana po inubuksan niyo yung mga puso at maging encouragement po itong salita mong ito. At ganun din po sa amin. Palakasin niyo po kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Alam niyo po, ngayong araw na to, 1,075 na ang cases natin sa Pilipinas. 1,075. 68 na po ang namatay. Karamihan po dyan, o malaking bahagi dyan ng mga frontliners natin. Pero 35 po ang nakarecover. Sa Bicol, medyo nagkakagulo. Dahil ang meron po tayo ay under investigation. Tininay at nagbigay po ang ating BMC na nawala pa yung tinatawag nilang COVID positive. So, meron din tayo pero sabi nila, puro under investigation. So, yung mga bagay na yan ay nagbibigay sa atin ng sobrang pag-aalala, no? Sobrang ano sa puso natin. Kaya habang po ako nagmumuni-muni, ano kaya ang gusto ko pong encourage mo ibibigay sa inyo? Nabasa ko po ang Philippians chapter 4 verses 6 to 8. Philippians chapter 4 verses 6 hanggang 8 po. At nais ko pong basahin sa inyo yung verse na yan. Sabi niya po, kung tayo na mayroong be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Yan po ang sabi. Now, for the sake po, nakarelate ako, nais ko pong i-share sa inyo itong COVID-19. COVID-19. Ang pandemic na virus ay hindi lang yung COVID-19, kundi ang worried 19.
ang worry ngayon, ang mas grabing virus na nakakahawa mula sa tatay, papunta sa nanay, papunta sa anak. Nakakahawa kung ang isang minister, isang pastor, mag-worry at nakita ng mga members, mag-worry na rin lahat. Pag nakita ng isang asawa, ng kanyang asawa ay nag-worry dito sa pandemic virus na to, nangihina ang lahat. Ang buong mundo pinangihina, hindi ng virus, kundi ng worry nila. Kung ika nga ay, it is refueling the fear, the anxieties, and the worries, and those beyond the crisis. So, sobra pa. Sana pwede ko pong sabihin sa inyo, as a pastor, hindi ako nag-worry. Sana. Hindi ako namang problema. Pero kagaya ng mga writers ng Psalm, Book of Psalm, sila din ang daming worries ang sinabi sa Book of Psalm. Mga anxieties nila. Mga biblical na karakter na kung saan nagpakita, na nag-express ng kanilang pinagdaanan. Pare-parehas na nadamdamin. Even Jesus Christ, may I share this to you, before He was crucified, dumaan din po siya sa pinakang madilim, pinakang masakit, pinakang malungkot na bahagi ng kanyang mission sa dito sa mundo, before He was crucified. Tingnan niya ang Matthew 26:36-38. Then cometh Jesus with them unto the place called Gethsemane, and saith unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. And He took him, Peter, and two sons of Zebedee, began to be sorrowful and very heavy. Yung salitang lungkot na lungkot. May pinagdadaanan ng ating Panginoong Jesus. At nakita mo, nakikita natin na heavy, yung heaviness ng puso, meron din siya. Mas magandang sabi pagkakaano ni Luke. Sabi ni Luke sa 22:44, and say it, my soul is and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood. Imagine mo yung ganong klaseng agony. Eh tayo, nag-worry, pero wala pa naman sigurong na pinapawisan ng dugo. Pero siya, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan, eh, sabi nila, ano lang po yan eh. Parang ano lang yan, symbolical. Hindi, alam niyo ba, may pinasa ako, yung hematidrosis, a condition in which capillary blood vessel that fed or feed the sweet glands ruptured, causing them to exude blood, occurring under condition of extreme physical and emotional stress. Totoo pala, kapag sobrang stress physically and emotionally, yung ugat na maliliit na pumupunta sa gland natin, supposed to be magdadala ng pawis, dahil nag-ruptured siya, sumasama yung dugo. Ito ay kausa ng sobrang stress. So, totoo itong sinasabi ng Panginoon, hindi siya nagbibiro. Sobra. Kaya kung magsasabi tayo, pinagdadaanan ko ngayon ay grabe na. Ay talaga hindi ako makatulog. Ay sobra pa sa pinagdadaanan ng Panginoon nung araw na yun. Bago siya. Anong pinagkaiba? O yung pinagkaiba ay ito. Ang Panginoong Jesus may ganong klaseng damdamin because He knew what is coming. Alam niya kung anong mangyayari. Hindi siya nag-worry. Ang agony niya, anxiety niya, ay dulot nung nakikita niyang mangyayari. Hindi siya takot doon sa nails, hindi siya takot doon sa hampas, alam niyo kung ano yun. Ang inaano niya, sabi, kung pwede sana, huwag na mangyari. Alam niyo kung ano po, yung time na ang kanyang ama mawawala sa kanya, for the meantime. Yung hindi niya makaka-fellowship ang kanyang tatay, yun ang hindi niya kakayanin. At yun ang sinasabi niya. Eh, ang point ko lang po ay, may anguish kapag may pinagdadaanan. Tayong tao, we worry. Bakit ang salitang worry natin ginagamit? Because we do not know what is coming. Yan ang worry natin. Yung mga hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Hindi natin alam kung
kung ano ang mayroon. Di natin alam kung bukas mahawa na tayo. Di natin alam kung bukas anak natin ang magkaroon. Di natin alam bukas kung may bukas pang tindahan. Sa Amerika, nagkagulo sila. Bakit? Hindi nila alam kung ang kinabukasan mayroon pang tissue paper sila. Grabe yun. Sa Pilipinas, di natin alam kung pagkatapos ng 12, ng April 12, i-extend. At kung i-extend, paano? Paano tayo? Yan ang worries natin. Hindi kasi natin alam kung anong meron sa susunod. Yung uncertainty ng future. Medically, pag nag-worry tayo, it will lead to stress, insomnia, hindi ka makatulog, depression. Alam niyo ba may nagpakamatay na isa dahil na positive siya? Depression yun. Heart illnesses. Spiritually, ang worry naman will lead us to spiritual amnesia. Ano ibig ko pong sabihin? May explain po ito. Amnesia. Nakakalimutan natin ang past track record ng Diyos na ginawa niya noong tayo'y nakaraan pa. Nakakalimutan natin ang mga bagay na ginawa niya na sa buhay natin. Nakalimutan na natin na minsan halos mamatay na tayo, nakasurvive tayo. Nakakalimutan natin may time, walang-wala tayong pera, pero nakasurvive tayo. Nasa ospital ka, wala kang pabayad, nakasurvive tayo. Lahat yan, pag may worries, nakakalimutan lahat at ang nakikita lang yung future unknown na mga uncertainties. Yun ang problema nating tao. Yan ang hindi natin maiwasan. Example, ang ating mga apostle. Mark chapter 6, 35 to 37. Tingnan niyo po ha, dahil madali lang naman. Mark chapter 6, chapter 6 po ito ha. I-explain ko bakit yun ang chapter 6. And when the day was now far spent, his disciple came unto him and said, "This is a desert place, Jesus, and now the time is far past." Nasa disyerto po tayo, malayo. "Send them away that they may go into the country round about and into the villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat. They are worrying." And he answered and said unto them, itong sagot ng Panginoon, nag-worry mga disyerto, "Give them to eat." Yan ang talagang grabing worry. Wala nang pagkain, bibigyan daw. And they said to him, "Shall we go and buy 200 penny worth of bread and give them to eat?" That is worry. O bakit ko po napuntos yan? Nasabi ko kanina, amnesia. Anong nakalimutan nila? Isa-isayin ko po, wala na po sa screen. Sa inyo na lang pong mga Bible kung gusto o i-note nyo na lang. Simulan ko sa chapter 1 ng Mark. Kasi Mark 6 na po yan. Sa chapter 1, unang Mark 30 to 31, dumating si Jesus sa bahay. May sakit. Malala ang sakit ng mother-in-law o mother ni Peter. Alam mo ginawa ni Jesus Christ? Inuha yung kamay at sinabi, "Tumayo ka." Healed agad. Wow, sabi niya, wow, ang bilis. Pag verse 34, paglabas ni Jesus Christ, ang daming may sakit. Lahat, kahit anong uri, galing. Sabi ng mga apostle, wow, kakaiba talaga to. Pagdating sa chapter 2, verses 3 and 5, paralytic, paralyzed na tao, pinatayo, bilib na bilib sila. Pagdating chapter 3, yung kimang na tao, withered, with the withered hand, tumuwid. Bilib na bilib sila. So ginawa ni Jesus Christ, halika, punta na tayo dun sa kabila. Sumakay sila ng boat sa chapter 4, 36 to 41, natulog sa Panginoon. Trinay niya kung nakalimutan o hindi ang kanyang ginawa. Ayun lang ginawa ng apostle. Nagkaroon ng storm, nagalit kay Jesus Christ. Bakit? Ang sabi niya, "Bakit mo kami pinababayaan? Natutulog ka lang." Nakalimutan lahat. Di ba dapat ang galing expression? Storm lang yan. Kung kanina nga, grabing miracles. Ito pa. Wala kong ganun. They worried a lot. Ang sabi ni Jesus Christ sa chapter 4, napakahinang yung pananampalataya. Pagbaba nila, isang dalang young lady, binuhay ng Panginoon dahil sinalubong siya nung tatay. Uy, bilib na naman sila. Tapos pagdating sa chapter 6, eto na yon. 5,000 papakainin, feeding
program ng Panginoon. Nag-worry ulit. Nakalimutan may binuhay na patay, nakalimutan yung storm, nakalimutan yung pinagaling, limot agad, they worry again for the unknown. Pagdating sa chapter 51, sa bandang huli, sumakay uli ng boat, this time wala ng Panginoon. Dati nandun, natutulog. Pangalawang storm, wala ng Panginoon. Trinay uli. Nag-worry niya naman. Kasi sabi niya, pinatigil ang storm. Amin, hindi ba kayo natututo? Okay na, natuto na, sumamba nga po. Pero pagdating ng chapter 8, feeding of 4,000, uli. Nag-worry na naman. Tinan niyo po yung pag-pattern ng worry. Parehas ng pattern. Itong sabi natin, ano ng mga apostol yan? Ang dami ng ginawa ng Panginoon, ganun pa ugali. Wala talaga. Pero itong tanong, what about me? What about you? Nung dumating ang COVID-19, anong reaction mo? Di ba parehas nila? Nakalimutan natin yung past miracles na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Di ba nakalimutan natin na hindi tayo pinabayaan? Bakit tayo nag-worry ngayon? Bakit takot na takot tayo? As if walang wala pang nagawa ang Diyos. Yan ang problema natin lahat. Nakakalimutan natin na kung talagang gusto ng Diyos na may mangyari sa atin, matagal na. Pero hindi. So, what should I do when I am infected with worries? Kung mayroon akong COVID-19, kung ganyan ang estado ko, siguro po, ganun na kayo. Hindi na rin kayo nakakatulog. Paano na kaya ang halang buhay namin? Paano na kaya ang mga anak namin? Paano na kaya ang aking kalusugan? Paano na kaya ang bansa namin? Ganito na lang palaga kami. Palagi na lang kaming nasa bahay. Hindi na ba kami makakalabas talaga? Anong gagawin ko? Babalikan ko po ang Philippians chapter 4 verse 6. Unang gagawin natin, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Number one, practice prayer quarantine. Ang una mong gawin, mag-home o room quarantine ng panalangin. Yan ang wala tayo. Hindi bang nangyari sa quarantine natin, ang dami natin na-realize na mga gandang bagay pala na hindi natin nagagawa niyo. Una natin gawin, punta tayo. Ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 6? But thou, when thou prayest, enter into thy closet. O, di pa quarantine yan. When then thou hast shut thy door, pray to thy father. Lockdown. O, lockdown. Diba? Shut. O, lockdown. Pray. Ngayon tayo may quarantine, ang dami, sabi nga ni Kuya Mark, ang daming time kung saan nakakapanalangin ka ng todo-todo, salamat sa COVID. Dahil mas tumibay ang ating prayer life ngayon. Pour out your heart to God. Tell Him all your anxieties and agonies. Di ba yun ang ginawa ng Panginoong Yesus sa Gethsemane before the crucifixion? Lumuha siya. Dinulog niya sa kanyang ama. Iniyak niya. Niluhod niya. Siya mismo nag-quarantine ang sarili niya. Pwede hindi natin gawin. Meron akong quote, di ko nalagay, na nakuha. Sabi niya, praying or prayer has a better chance of changing tomorrow than worrying. Di ba ito? Mas malaki ang chance na may pagbabagong mangyayari sa buhay ko at sa buhay mo kung mananalangin ka kaysa magpara-worry ka. Dahil kawo-worry, wala namang nagagawa. Practice prayer quarantine. Kapag feeling mo, kinapitan ka ng worry. Paano ka malalaman kayo na kinakapitan ng worry? Na-stress ka na. Nagiging ka ng magagalitin. Di ka na nakakapag-design. Naninikip na palagi ang dibdib mo. Kung ano-ano nang na-imagine mo. Nagiging negatibo ka na lang. Infected ka na. Mag-prayer quarantine ka na. Punta ka na sa room mo. Manalangin ka na sa ating Panginoon. Pero effective po yan. Number two, sa verse 6 pa rin, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Practice thank God therapy.
practice God, thank God, therapy. Sa unang gawin natin after prayer, isa-isahin natin ang pagpapasalamat. Bakit? Kapag nagpapasalamat tayo sa Panginoon, we honor God with His accomplishment. Kasi iniisa-isa mo, Lord, ngayong araw na to, papasalamat po kami. Wala pa po kaming COVID. Ang anak ko, ako, asawa ko, mga mahal ko sa buhay, ang nanay ko, ang kapatid ko, mga pamangkin ko, ang mga taga-church namin, wala po, thank God. Now, honor natin siya sa accomplishment niya. Imagine nyo, 1,075 sa buong Pilipinas, pero tayo, ang aking pamilya, ang inyong pamilya, wala pa. Praise the Lord. Sa kanyang promises, anong sabi niya? I will never abandon you. I will never leave you. Thank Him for His love and protection. Okay pa tayo. O kayo nga, may na-receive na tayo. Sabi niya, walang pagkain. May na-receive na tayo. Na relief. Kung yung barangay hindi pa nakaabot sa inyo, ang church natin nakaabot na sa inyo. Provision. Thank God. Nag-uwaring iba na walang pagkain. Ang nag-uwaring iba na wala silang nadadatnan. Pero tayo sa church natin meron. Praise the Lord. O aabot yan sa ilang. Katapos yan, we pray again. All things will work together for good. Thank God. Kanina yun ang mensahe sa atin. Kung ano man ang nangyayari, lahat ay para sa kabutihan niya. So count all the blessings. Nasubukan niyo na po ba ito bilang therapy? Kuha kayo ng notebook mula nung nag-quarantine. Kailan nagsimula yung quarantine natin? March 15. Mula 15 hanggang ngayon, bilangin niyo po ang lahat ng magandang bagay na nakuha niyo at ang dami. Ano po? Sa amin sa bahay, napinturahan na po namin ang lahat. Nahapot na namin lahat ng basura. Nalinis na lahat. Ang dami pa po. Nagawa yung hindi pa nagagawa. Nagkaroon ng magandang bonding and family. Nakapagpahinga. Ang daming na-accomplish na hindi na-accomplish. Ang daming na-realize na hindi mo na-realize. Isa-isahin mo po, that is a therapy. They will start praising the Lord. Kaysa mga negative, kasi yun ang problema natin. Anong sabi ng Isaiah 41:10? Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with thy right hand and my righteousness. Anong sabi ng Joshua chapter 1, 9? Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither thou be dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Di ba ang ganda ng mga sinasabi ng Diyos sa atin? So we have to thank Him. So, pag tayo nagpapasalamat, we honor Him. Not only we honor Him, we refocus our thinking. Bakit? Saan napupunta yung ating iniisip pag nagpapasalamat? Doon, sa power ng Diyos, sa promises ng Diyos, sa commitment ng Diyos natin. Nawawala sa negative. Practice that thank God therapy. Mula kaninang umaga hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mamayang gabi, bukas naman, let's start thanking God sa lahat-lahat ng binibigay niya. 1 Peter 5:7, casting all your cares for He careth for you. Hindi tayo nai-immunize ng ating pagiging anak ng Diyos. Pero ang pagiging anak ng Diyos, give us the power to overcome the world 19. Yan ang maganda sa atin. John chapter 14:27, ang sabi niya po doon, peace I live with you. Peace I give unto you. Not as the world giveth. As the world give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Binibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Practice praying quarantine. Practice thank God therapy. Pasensya na dito sa tuwang third ko. Medyo ano ito. Practice to turn your what if question into how can I, kuyang chief pa dagdag, how can I medication? Sa verses 7 to 8 kasi ng ating verse, ang sabi niya doon,
Can I have it? 7. And the peace of God passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Finally, isipin natin lahat ng magandang bagay. That's the medication. Yan ang gamot sa atin. Stop thinking the negative things. Start thinking mga bagay na magaganda na binasabi ng Diyos. Yan ang problema natin talaga ngayon eh. Mahilig talaga tayong manood ng TV. Tinitingnan natin ilan ang namatay. Hindi natin tinitingnan ilan ang nag-recover. Diba? Ilan ang positive. Hindi natin alam na yung P under investigation, hindi yung positive. Yung monitoring, under monitoring, hindi yung positive. Nagpaano lang sila para pasiguro, kukunti pa lang positive. Kukunti pa lang ng 68 na namamatay. Imagine mo sa Italy, 600 plus per day. O 68 yan, mula nung nag-umpisa. O sila, finally, ito ang isipin natin mga gandang bagay. Paano yun? Oh, ito pang gustong sabihin nun. Tayong tao, kapag binabalot ng worry, ang ating sinasabi, what if? Paano kung tamaan ako? Wala bagang gamot? Di mo mamatay ako? Paano kung yung anak ko ang tamaan? Kakayanin ko? Hindi ko siya makakasama, hindi ko lalapit sa kanya. Eh, bata pa yan, paano mangyayari sa ospital? What if? Paano kung magsara yung pinagtatrabahonan ko dahil wala na pumapasok? Paano ko? Paano kung extend ni Duterte ito at going home? Paano ko? What if? Yan ang problema natin. What if? Now, practice this medication. Turn the question into, how can I? Sabi, what's ever true? Ganito yon. How can I? Di ba ang worry natin? What if I magkaroon ako ng COVID? Balik na rin natin. Paano kung hindi magkakaroon ng COVID? O madali lang yan, di ba? Ang virus daw, hindi gumagalaw. Ang tao ang gumagalaw. So kung ang tao hindi yung pagalawin, edi hindi gagalaw yung virus. Ganun lang kadali. Yun lang gustong gawin ng gobyerno natin. Virus do not move, but people move. So if we stop moving, then virus will not move. O di walang kalat. What if? How can I? Ang mas maganda. Paano hindi ako tatamaan? Eh di practice natin sinasabi ng gobyerno natin. Paano yung anak ko? Baka tamaan? What if? Oh, how can I protect my child? Eh di huwag mong palabasin. Huwag nating papuntahin kung saan. Paano kung magsara ang aking pinagtatrabuhan? Mali ang isip. How can I? Kung magsara, anong gagawin ko? Ano bang ibang resources ko? Anong pwede kong gawin na iba pang business? How can I? Mas maganda daw dun, sabi nung chapter verse says 7 and 8. Stop questioning, stop using the word what if, but start turning the question into how can I. Pag ginawa natin yan, yung worry natin will focus the solution, not on the problems. Proverbs 16:3-4, ang sabi niya, commit thy works unto the Lord in all thought, and thy thoughts shall be established. Diba? So, how can I? Then commit it to the Lord. At kung ano man yun, He shall establish. The Lord hath made all things for Himself. Ibig sabihin, kakaya aayusin niya lahat yan. Kahit pa hindi magandang panahon. Basta, gusto niyang naisip mo, gagawin niya yan sa iyo. Practice prayer and meditation. Practice thank God therapy. Practice to turn your what if into how can I medication. May I conclude? Verse 7. Ito ang gustong-gusto natin, verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Palaging sinasabi ng mga television, kalma lang. Now, this afternoon, ito ang sabi ng Panginoon. Panginoon nagsabi, and the peace of God, kalma ka lang. Huwag kang nagpapanik. Di ba ang ating theme is purpose? Tanong ko po. Do you think itong virus na to has the power to change God's purpose? Palagay mo kung ang purpose ng Diyos ay hanggang dun sa dulo, ibibigay niya ang gusto niyang ibigay.
dahil may sakit na virus at tinamaan ka, at sasabihin mo ng Diyos, pasensya, hindi ka matutuloy, tinamaan ka na eh. Naniniwala ako, may purpose ang Diyos. At yung purpose o layunin niya, tuloy po yun. Kaya sinasabi sa atin, kalma ka lang. Itong kapayapaan ang kailangan natin sa worry. Hindi kailangan magpapanik. God is still in strong and God is still in control. Kung meron dyan nanonood kasama sa bahay, na yung sinasabi sa iyo at sinasabi, wait ako, hindi ako payapa, parang worry-worry ko. Maybe because, kasi sabi ng Bible, through Jesus Christ, if you don't have Christ, you will never experience this kind of peace. Kasi ang kapayapaan ay dun lang sa may Kristo sa puso. May I recommend bilang medication for you. Kunin muna si Jesus Christ sa iyong buhay. Tanggapin mo muna siya bilang tagapagligtas. Sabihin mo sa Kanya na patawarin ka sa iyong kasalanan. Sabihin mo sa Kanya na kailangan mo siya. Hindi dahil takot ka lang, kundi naiintindihan mo na walang kwenta lahat ng bagay. Na walang bagay na tatagal pag ganito. Makikita mo Diyos pa rin ang pwede mong puntahan. Kunin mo siya, sabihin mo, Panginoon, patawad. Kunin, ignore kita sa maraming panahon, no, nireject kita. Ngayon, gusto ko ng kapayapaan ito. Kapayapaan kahit anong mangyari. Payapa ako na mamatay man, mamatay. Pero alam ko kung may pupuntahan ako. And the peace that passes all understanding. Yun yun. Kalma ka lang. Kunin mo si Jesus Christ, tanggapin mo, magsisi ka ng kasalanan, sabihin mo gusto mo siyang tagapagligtas at Panginoon yung buhay. Sa ating po mga kapatiran, kalma lang tayo. Gamitin natin ang kapangyarihan ng panalangin sa ating buhay. Gamitin natin ang gusto ng Diyos. Makikita niyo po, ibibigay niya itong kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat. Hindi po kami magkukunwari. Alam mo na kami po ay nabuhuri. Alam mo po na tinatalaban kami ng pangamba. Alam mo na tinatalaban kami ng takot. Alam mo na kagaya kami ng iyong mga disciples, sa dami ng ginawa mong kabutihan sa aming buhay, sa dami ng milagrong ginawa mong, masyado kayong makakalimutin. Sa hapong ito, nais namin humingi ng tawad, nais namin i-claim uli, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Kayo pong bahala sa aming Panginoon, sa aming mga pangailangan, sa protection para sa aming pamilya, sa aming health. Kayo na pong bahala, Panginoon. Salamat po sa encouragement ninyo gabi. Pagpalaan niyo po kami lahat. In Jesus' name I pray. Salamat po, Pastor Alan. What a blessing to know that in the midst of worried 19, we must practice prayer. We must practice thanking God. We must practice to be positive. Marami tayong mga ifs. Marami tayong mga pangamba. Paano na? So, sa liwanag po ng sinabi ng banal na kasulatan sa Philippians chapter 4 verse 6, in order to have the peace that we badly need it in this time. Ibibigay yan ng Diyos kung tayo po ay magpapakatatag. Hindi po tayo nagpapaka-superman na hindi na nag-worry, hindi po natin pinagsusumikap ang sabihin sa sanlibutan na tayo'y invulnerable. Hindi po. Nakakamati man kita ang mga kakulugan, kapangambahan, pero salamat sa Panginoon Diyos na
tayo po ay merong Diyos na magbibigay ng kapayapaan at git sa lahat ay presensya niya. Kapag palaging daman natin ang kanyang presence, wala tayong much problem about things that we can worry about. So sana po ay huwag tayong mag-worry. Kung mag-worry, sandali lang, siguro 2 seconds, ano? Agad-agad magpasalamat sa Diyos. Ating DOH, minsan kapag may update, ano, inuuna yung negative, tapos sa gitna ang inuuna yung mga cases, tapos yung mga positive sa COVID, at pangatlo ay yung mga namamatay. Anyway, sana po ay magamot ng ating Panginoon Diyos if we are willing to be healed by God. So in times like this, we need the Savior. Let's sing this song. If I
Thank you.